Moesta sa mga idol, matatanda ang tinambakan ng Team Jordan ang ating national team ng 25 points sa kanilang third matchup sa Asian Games. At iyon nga, kauna-unahang talo ng Gilas Pilipinas at mayroon na silang 2-1 na standing sa kompetisyon. Pagkatapos matalo ay tila nangyari kay Coach Tim Cohn ang nangyari kay Coach Chot Reyes noon. Dahil nilamok na naman ito ng mga masasakit na salita at pangbabash galing pa mismo sa mga ilang Filipino fans na inaabangan lang ang pagkatalo ng Gilas. Ang nakikita nila ay yung dalawang bansa na tinalo ng Gilas, which is ang Bahrain at Thailand, ay puro mga mahihina daw na koponan sa Asian Games. Pero sa Jordan ay hindi daw makaarte yung ating national team dahil mayroon din Hollis Jefferson silang isang ex-NBA player. Isang malaking pagkakataon na sana yon ni Coach Tim Cohn na ipakita sa marami na ang Gilas ay nag-improve dahil natalo nila ang isang malakas na team. Dahil sa mga pangbabash ng mga Pinoy kay Coach Tim Cohn ngayon at sa ating national team ay nag-flashback yung sinabi ni Coach Chot noon na ang Pinas daw ay mga taong hindi tumatanggap ng talo at gusto lang na panalo lahat. Ito ang mga ilan sa mga komento ng mga tao sa pagkatalo nila kontra Jordan na may halong pang-aasar. May mga ilan pa ngang hanggang ngayon ay sinisisi pa rin si Coach Chot at ang SBP na si Coach Tim Cohn daw ay set for embarrassment by Coach Chot at SBP also played a huge part in this. Dahil kung maaalala, hindi si Coach Tim Cohn ang nagpili sa kanilang lineup 100%. Ang unang nagsubmit ng lineup sa China ay sina Coach Chot at ang SBP. Well, sa ilang mga particular na issue mga idol na sinadya daw ng Gilas na magpatalo sa national team ng Jordan. Parte daw ito ng strategy nila para masungkit yung gintong medalya at para na rin maiwasan ng China sa semis. Well, hati naman ang naging opinion ng mga tao dito at marami nga ding nagtataka dahil kung makikita sa third quarter at fourth ay nagawang makahabol ng Gilas sa Jordan. Nagpantay pa nga yung score. Tapos sa ilang minuto sa fourth quarter ay maraming wide open shots yung Gilas at layups ang hindi pumasok na very rare para sa mga well-trained players at sa mga crucial na oras pa. O tawagin nating parang sinadya na hindi talaga i-shoot. Kayo mga idol, anong palagay nyo sa mga spekulasyon na ito? Ang pagkatalo ng Gilas sa Jordan ay parte nga ba ng plano ni Coach Tim Cohn para makuha ang gintong medalya? O sadyang malakas lang talaga ang Jordan dahil may NBA player silang si Rondae Hollis-Jefferson na aka Lefty Kobe Bryant?